Isa siyang dating sikat na sexy star na gumagawa ng mga pelikulang ika nga pampagising mula 1997 hanggang 2009. Mahigit kumulang 22 pelikula ang kanyang nagawa bago niya lisanin ang showbiz. Papaano ba nauwi sa hiwalayan ang dating masaya at makulay na pag-aasawa ni Claudia at sa pagiging caregiver niya sa Amerika? Ating alamin ngayon ang kasagutan dito lang sa Istoryahe. Si Melfi Dacula na mas kilala sa kanyang stage name na Claudia Coronel ay ipinanganak noong December 19, 1975 sa Zamboanga del Sur, Philippines. Ay isang Pilipina na dating artista at negosyante. Nagkaroon siya ng isang anak na nagngangalang Sandy Dacula. Ang kanyang ama ay isang karpintero at ang kanyang ina ay isang beautician. Naghiwalay ang kanyang mga magulang nung bata pa siya. Matapos iwanan ng kanyang ina ang kanilang tahanan, inakailangan ni Melfi na alagaan ang kanilang ama na pagkatapos ay iniwan siya at mga maliliit na kapatid sa kanilang lola nang pumunta ito sa Maynila. Ikinwento ng dating aktres ang kanyang mapait na karanasan noong bata pa siya ng pisikal na pang-aabuso mula sa kanyang ama na kung minsan ay ikinakadena siya. Idinetalye niya na hinampas ng kanyang ama ang kanyang ulo ng isang sandok at titigil lang siya kung makakita siya ng dugo sa kanyang noo at mukha. Pagkatapos ay iiyak siya at sasabihing kasalanan mo ito. Ang mga ganitong pangyayari ang dahilan kung bakit siya nagkimkim ng negatibong damdamin laban sa kanyang ama noong panahong iyon. Sa kabila ng sitwasyon ng kanyang nasirang pamilya, hindi niya naisip na magrebelde at nakatuon lamang sa kanyang pag-aaral sa gabay ng kanyang mahigpit ngunit responsableng lola. Naaalala niya ang pagtawid sa mga ilog at paglalakad at pagtawid sa tubig na puno ng basura para lamang makarating at pumasok sa paaralan. Bilang isang young adult, inakailangan din niyang lisanin ang kanyang buhay probinsya para makatakas sa kahirapan at maghanap ng mas magandang buhay sa Maynila. Para mabuhay, nagtrabaho si Claudia bilang waitress sa restaurant kung saan nakilala niya ang movie producer na si Robby Tan na naghahanap ng bagong talento na maaaring pumalit sa sikat na sexing actress na si Rosanna Roses. Noong una, tinanggihan niya ang alok nito sa trabaho dahil likas siyang mahiyain at hindi kailan pinangarap na maging artista sa pelikula. Ngunit kalaunan ay nagbago ang kanyang isip dahil sa masamang pagtrato sa kanya mula sa mahirap na kapaligiran sa kanyang ginagalawan. Umaasa na ang pagkakataon ay magpapabago sa kanyang kapalaran. Ang desisyon ni Claudia para sa katanyagan sa pelikula ay nagbigay sa kanya ng tagumpay noong 1997 nang ilunsad bilang isang sexing actress at nagbida siya sa isang serye ng mga matagumpay na pelikula. Ang kanyang biglaang katanyagan at kayamanan ay hindi nakakalimutang alagaan ang kanyang mga nakababatang kapatid at maging ang kanyang mga magulang na nawalay. Sa kasagsagan ng karera sa pag-arte at katanyagan ni Claudia, umalis siya sa industriya pagkatapos ng kanyang pelikulang live show o Toro at nagpasya na tapusin ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo sa New Era University na may degree na BS Computer Science noong 2005. Nagsimula siya ng kanyang sariling internet na negosyo pagkatapos. Ikinasal si Claudia kay Andy Zhang, isang Chinese-American businessman, noong August 28, 2009 sa Iglesia ni Cristo Temple sa Diliman, Quezon City, Philippines. Lumipat ang mag-asawa sa Gilbert, Arizona, USA. Matapos ang ilang taong pagsasama,
Naghiwalay ang mag-asawa dahil sa iba't ibang kadahilanan. Ngunit nilinaw niya na hindi dahil sa third party. Hindi daw maganda ang trato ng dating asawa sa kanya. Minaliit daw siya nito at nilalait pag sila'y nagtatalo. Ngunit ayon sa kanya, ang pinakadahilan kung bakit sila naghiwalay dahil umano sa pagtanggi niyang pumirma sa prenuptial agreement. Mayaman ang kanyang dating asawa at hindi siya gusto ng ina nito at nag-iisang kapatid na babae. Wala siyang magawa kundi tanggapin ang kanyang kapalaran at matutong mamuhay ng mag-isa sa Amerika. Upang mabuhay sa bansang malayo sa Pilipinas, sinubukan ni Claudia na maging isang caregiver. Ibinahagi niya ang mga pang-aapi at diskriminasyong pinagdaanan niya nang magtrabaho siya bilang caregiver. Naranasan daw ng dating sexy actress na masabunutan, maitulak at awayin ng mga pasyenteng kanyang inaalagaan. Pero nagtiis siya alang-alang sa pamilya sa Pilipinas na binubuhay niya. Sa 10 years ng dami kong nasagupa na hirap bilang caregiver at nursing aide, ang layo sa naging trabaho ko sa showbiz. Pinag-iigihan ko na lang talaga. Simula ng pagbabalik-alaala ni Claudia sa kanyang malungkot at makulay na karanasan na lalong nagpatatag sa pagkatao niya. Pagpapatuloy ng dating aktres, naranasan kong masambunutan, na itulak, matakot sa gabi kasi biglang may wandering na pasyente. Inaaway ako ng family. Kaya sa trabahong ito, natuto akong magpakumbaba. Noong artista ako, kailangang i-please ako. Kailangan palaging maganda. Sa trabaho ko ngayon, talagang hahabaan mo ang pasensya mo. Kailangan mong maging matalino sa documentation, makisama sa mga katrabaho, maging mabuti sa kapwa, sa pasyente at sa family nila. Ibinahagi rin ni Claudia ang sakit ng katawang naranasan niya dahil sa kanyang trabaho bilang caregiver. I think ang pinakamahirap na naranasan ko hanggang ngayon, parang nasira ang likod ko kasi nag-try ako na magtrabaho sa malaking facility. Binubuhat ko yung mga bedridden patient. Malakas kasi ako pati ang braso at kamay ko. Yun ang pinakamahirap dahil physically pagod ka talaga. Pero ngayon ay decided na hindi na ganoon karaming pasyente ang aalagaan ko. Private nursing assistant na lang ako ngayon. Nakaranas din umano ng diskriminasyon si Claudia mula sa ilan niyang mga pasyente. Saad niya, yes, marami akong naranasang discrimination mula sa mga Amerikano, sa mga nurse, sa mga doktor. Pero tandang-tanda ko ang itinuro sa akin noon ng ex-husband ko na huwag kang magpapaapak sa kanila, tao rin sila. Yun ang natatandaan ko. So kapag nararamdaman ko na parang na-discriminate ako, hindi ako yung typical Pilipino na parang yes or no lang. Siyempre galing din naman ako sa showbiz. Alam ko rin kung paano makipag-usap sa mga tao. Kaya kong humarap ng maayos at full confidence sa mga Amerikano. Pero kapag nakuha mo naman ang tiwala at pagmamahal ng family ng pasyente, yon ang tropiko. Natutong maging caregiver si Claudia dahil sa mga Pilipinong TNT. Tago ng tago dahil illegal ang pamamalagi sa Amerika na naging kaibigan niya noong nagsasama pa sila ni Andy. Sa kagustuhan ni Claudia na makapagpadala ng pera sa kanyang pamilya sa Pilipinas na hindi manggagaling sa bulsa ni Andy, lihim siyang nagtrabaho bilang caregiver. May mga na-meet akong mga Pilipino caregiver sa Amerika na TNT. Hindi maayos ang kanilang mga pamumuhay dahil tinitake advantage sila ng mga boss nila. Hindi sila pinagde-day off at nagtatrabaho sila ng 24 oras. Natutulog sila sa sahig o sa sofa. Sa kakatulong ko sa kanila, tinanong nila ako kung gusto ko ba daw na i-train nila akong caregiver. Sabi ko, kaya ko pero ang hirap palang mag-alaga ng matandang Amerikano. Ayon pa kay Claudia, inosente ako noon sa dollar. $40 lang ang ibinayad sa akin para sa 24 hours na trabaho. Tuwang-tuwa na ako noon, yun pala niloloko na kami. 24 hours silang nagtatrabaho, hindi nakakalabas ng bahay. $40 lang ang ibinibigay sa kanila. Ganon ako nag-start bilang caregiver. Hindi pa ako CNA o Certified Nursing Assistant noon.
Hindi nagtagal, natuklasan ni Andy ang inililihim na trabaho ni Claudia dahil sa mga natanggap nitong tawag sa telepono tuwing madaling araw. Nagsuspetsa si Andy na nagtataksil sa kanya si Claudia, kaya napilitan itong aminin ang katotohanan. Nalaman ng asawa ko ang trabaho ko dahil nagtataka siya. May mga tumatawag sa akin sa telepono kapag madaling araw. Akala niya nag-cheat ako kasi mga lalaki ang tumatawag sa akin, pero mga gay sila. So inamin ko sa kanya na nagtatrabaho ako kapag wala siya. Sabi niya, "You don't have to do that. Hindi ba enough ang allowance na ibinibigay ko sa iyo? Kung gusto mo, mag-business ka." Doon nag-start yun. Nagkaroon ako ng care home. Then, nag-aral ako ng CNA sa Arizona at nakapagtapos ako. Yung mga tinutulungan ko na Pilipino TNT, nag-aral sila at mga nurse na sila ngayon. Naayos nila ang mga papers nila at nadala nila sa US ang kanilang pamilya. Marami akong natulungang TNT noon. Nang maging full-time nursing assistant si Claudia, hindi nito inaamin sa kanyang mga American employer na dati siyang artista sa Pilipinas. Pero hindi niya maikubli sa matagal na panahon ang katotohanan dahil mismong ang mga kababayan natin sa Amerika ang nagkukwento. Ayokong sabihin na ako si Claudia Coronel kasi ang daming mga tanong sa akin. Bakit nandito ka? Bakit ito ang pinili mong trabaho? Ang daming explanation kaya ayoko na maraming company na pinapasukan, paliwanag ng dating aktres. Naintindihan ko naman ang mga kababayan natin, proud sila na dating artista ako, pero hindi nila alam ang side at nararamdaman ko. Hindi naman masama ang pag-usapan, pero iniiwasan ko yung depressing emotion. Ang hirap ng trabaho ko ngayon para i-compare sa dating trabaho ko sa Pilipinas dahil kapag inisip ko, madidepress lang ako. Hindi nyo lang alam kung gaano ko kamiss ang showbiz. Miss na miss ko nang umarte. Grabe pati ang dinanas ko dito. Talagang parang ikinahiya ko ang pangalan ko kasi parang malaking disappointment sa akin yung nangyari na na-divorce ako ng asawa ko. Ang pakiramdam ko, I'm not a good example to everyone. Sinikap ko naman na magkaroon ng pamilya pero wala. Pinarangalan si Claudia bilang 2023 All-Time Favorite Movie Actress of the Philippine Movies sa 4th Annual AmerAsia International Awards na ginanap sa Hollywood, California noong April 22. Halos 10 taon na ang nakalilipas mula ng hiwalayan ni Claudia ang ex-husband niya. Hindi nawalan si Claudia ng mga manliligaw, pero sa ngayon, takot daw siyang pumasok sa bagong relasyon at magpapakasal dahil sa trauma na idinulot sa kanya ng mga nangyari noon. Wala sa plano ni Claudia na umuwi sa Pilipinas at balikan ang showbiz dahil maligaya na siya sa kanyang pamumuhay sa Amerika. Shout out kay Zitsu, paring Mike Guitar Tutorials, Mel, Maricris, Marinel, mga Kahito Vlog, Jojo at Ashley Yongko, Pabs TV Official. Maraming salamat sa patuloy ninyong panunood. Hanggang dito na lang muna tayo mga kaistorya. Kung inyong nagustuhan ang istoryang ito, maaaring mag-like, comment at mag-subscribe sa ating munting channel.